So welcome nga guys sa ating video ngayon at sa ating balitang NBA. Pag-usapan nga natin ang unang direktor ng Space Jam kung saan si Michael Jordan pa nga ang bida dahil ngayon nga ay nagbigay nga siya ng kanyang saloobin tungkol nga dito sa bagong Space Jam, A New Legacy, kung saan itong si LeBron James naman ang bida. At sa unang-una niya ngang pahayag ang kanyang sinabi na yung movie daw na ito, yung bagong Space Jam, ay napaka-boring nga daw at sinabi niya na putol-putol niya daw itong pinanood para lang matapos niya ang buong movie na ito. At may sinabi nga siya dito tungkol kay LeBron James. Sinabi niya, wala naman daw siyang issue dito tungkol kay LeBron. Sinabi niya na incredible athlete nga daw ito at magaling na actor. Pero ang sabi niya nga na hindi nga daw kasing galing neto ni LeBron James si Michael Jordan. At sinabi niya, ang totoo nga daw, itong si LeBron ay hindi si Michael Jordan. At sinabi niya pa na nung nilabas nga daw yung Space Jam, yung unang-unang Space Jam, si Michael Jordan nga daw ang biggest celebrity in the world. At dagdag niya pa nga sa kanyang pahayag na yung unang Space Jam nga daw ay may personal connection dito kay Michael Jordan tungkol sa retirement niya sa basketball. At sa tingin niya nga, itong bagong Space Jam, Space Jam A New Legacy, ay wala nga daw ganun. At sinabi niya pa nga na yung supporting cast daw ni Michael Jordan nung sa Space Jam 1 at yung mga cartoon characters na yon ay mas magagaling nga daw kaysa dito sa bagong Space Jam. Nandun nga daw kasi ang mga sikat na artista noon na si Bill Murray, si Wayne Knight at ang mga NBA stars na si Charles Barkley at si Patrick Ewing. At sinabi niya na wala nga daw siyang matandaan na ginawa yung mga supporting cast ni LeBron James sa bago niyang movie na kung saan nandun si Anthony Davis at si Damian Lillard. At tinawag niya pa ngang insignificant ang soundtrack ng bagong Space Jam at sinabi niya yung original daw, yung soundtrack noon o yung mga music noon ay classic nga daw. At ang pinakamalaking issue niya nga daw dito sa bagong Space Jam ay si Bugs Bunny. Dahil dito daw sa bagong Space Jam ay hindi daw maganda ang naging pag-handle dito sa kanya at tinawag niya nga itong heartbreaking. At sinabi niya pa nga na ito daw si Bugs Bunny, yung bagong Bugs Bunny ay parang nga daw mga manika na nabibili mo sa airport at ibibigay mo sa iyong anak kapag daw medyo natagalan ang iyong business trip. O so yan nga ang buong pahayag at full review ng dating direktor ng Space Jam. So medyo nga matitindi at harsh ang mga salitang binitawan neto ni Joe Pitka tungkol dito sa Space Jam A New Legacy na kung saan si LeBron James naman ang bida. So okay guys, ano bang masasabi nyo sa mga review na sinabi ng dating direktor na ito? Sang-ayon ba kayo or hindi? Comment down below your opinion. At bago nga natin tapusin ang ating video, shoutout muna tayo sa ating mga manonood na si Gerson Ayad, si JR Protasio. Shoutout daw sa kanyang mga kasama sa work na sila AJ, Joni, Jason at Mark Christian. At shoutout na rin sa ating isa pang manonood na si Jemar Puts. Maraming salamat sa inyong mga panonood, idol. So yun nga lamang tungkol sa ating mabilisang balita na ito. If you guys like the video, make sure to like the video and if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye.